No, at ngayon guys, ay katatapos ko lang mag-print nung natanggap natin na project. No, ito ay nasa 160 na mga t-shirts and long sleeves nung isang construction firm and hardware dito sa atin, sa aming lugar. At medyo nakakapagod, no? At ngayon guys, no, since usapang digital printing na rin tayo, ay kagaya ng lagi kong mga sinishare din, nagbibigay ako ng mga tips sa inyo, no, kung paano ba magpatakbo ng isang business. At syempre, hindi mawawala itong digital printing. Hello guys, welcome back sa ating channel. Bago ka pa lang sa channel na ito, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko is digital printing. And today, ay papaliwanag ko sa inyo, no, isishare ko sa inyo kung paano ka ba pikita sa ganitong business na digital printing. No, kaya kung ikaw ay dati nang nagdi-digital printing, na medyo nahihirapan, at sa mga nagpaplano pa lang na mag-digital printing, ay para sa'yo ang video na ito. Kahit dun sa mga hindi interesado, malay mo, makakuha ka ng idea at maisipan mo rin na mag-business ng ganito. Kaya tapusin nyo yung video na ito, sigurado ako marami kayong matututunan. Kung ano nga ba yung mga dapat na meron tayo para mag-succeed tayo at kumita ng malaki sa ganitong klase ng business. Na kailangan mong i-consider sa pagsisimula mo ng ganitong business is yung target market mo. O, sino ba yung mga gusto mong bentahan ng iyong produkto or ng iyong serbisyo? Kaya kailangan mong alamin yon. Bakit kailangan mong alamin yon? Para malaman mo rin kung anong mga equipment yung iyong gagawin. Baka mamaya bumili ka ng ganitong equipment, hindi naman pala magagamit dun sa iyong target market. O, kaya isa yun sa kailangan mo consider. At dapat sa pagsisimula mo, meron ka ng prospect, no? Sino-sino ba yung mga makukuha mong market doon sa inyong lugar? At sa marketing naman, no, doon sa mga kumi-question ng credibility ko, why I am sharing or bakit ako nagtuturo ng ganito, para po sa kaalaman nyo, is dati rin po akong nagtrabaho sa isang business related na kumpanya sa motor trades, at doon ay na-expose ako sa marketing, kaya marami din akong karanasan na sa pagmamarket. Sa pa guys, no, mula pagkabata ay parang na-expose na kami sa pagbibenta-benta, kasi nga yung mother namin is madiskarte din, no? Hindi sila nakapag-college, pero dahil sa diskarte nila kung ano-anong binibenta namin, gulay, isda, no, at mga kakanin, may mga pulburon, mani, ganun. Eh nakapagtapos kami sa mga aming pag-aaral. At yun nga, nung elementary kami, high school pa lang kami, katukatulong na kami nila mama sa pagbebenta ng ganun sa mga tindahan. O kaya exposed na kami sa ganun talagang pagbebenta. Kaya hanggang ngayon ay sanay na kami, no? Hindi kami mahihain sa pagbebenta ng kahit ano. Bata pa lang kami, parang gustong gusto na namin na kumikita kami na sarili namin pera. At ang ano nga doon is dapat may prospect ka na. No? Mahalaga yung pagpo-prospect ng iyong market. At isa pa na mabibigay kong tip sa'yo sa pagmamarket is yung trend ngayon na kailangan magamit mo rin yung social media. O meron ka naman sigurong Facebook account, pwede mong gamitin yon. Gaya nitong printing ko, so hindi lang ako nakakuha ng benta dun sa aking target, but I also gather sales from my Facebook page, no? So doon nakakuha ako ng mga inquiries na bentahan ko na rin or nagawan ko na rin ng mga products na meron ako dito sa aking digital printing. No, so yun,
kumbaga bonus na lang yung social media. Aside dun sa meron ka ng prospect, kailangan makakuha ka rin dun pang additional mo. Kasi not all the time is makakuha ka dun sa iyong target na market. Okay? Next, number two na you have to consider is supplier. So napakahalaga nito na meron kang mapagkukunan ng supply mo na hindi masyadong mahal, no, para kumita ka rin ng medyo maganda. At in my case, no, dahil yung papa ko is nasa Manila, ay siya yung nagiging ano ko doon, parang tagabili ng mga supplies doon sa alam kong mura din nabilihan ng mga printing supplies. No, sa mga hindi alam, ngayon medyo sarado lang siguro yon gawa ng lockdown. Doon sa Odeon Mall, Santa Cruz, Manila, doon kami kumukuha. Doon rin karamihan, ang alam ko doon karamihan bumibili yung mga printing equipment and materials. At ngayon nga, dahil naranasan natin yung lockdown, medyo nahirapan tayo sa supplies, no? At mahalaga talaga na ikaw bilang isang entrepreneur is resourceful ka. No, kahit ano yung dumating na mga trials sa iyong business ay makagawa ka ng paraan. At ang ginawa kong paraan, dahil hindi ko matapos tong project na to, natenga siya mula nung mag-lockdown. Kaya ginawa ko, naganap ako ng ibang source, ng supplier. Ginamit ko yung social media ulit, no? Facebook pages, yung mga Facebook page and groups. So, pwede tayong makahanap doon. Nga lang, hindi ganun kamura kung magdadirect ka doon sa mismong supplier. No? Kagaya ng pinagkukunan ni Papa. At dito medyo mahal, pero hindi na rin masama. No? Kasi ang mahalaga naman doon is makapagtuloy-tuloy pa rin tayo ng ating negosyo. So, yun. So, pwede niyong gamitin yun. Kasi yung ibang mga seller dyan, yung mga supplier, pinapasok rin nila yung mga groups ng mga nagdi-digital printing. Kasi nga, doon yung kanilang target market. So, isa yun sa diskarte nila. Kaya mag-post ka lang doon na kailangan mo ng ganito, may mag-reply na sa'yo. May mag-message pa sa'yo personally. No? I-PM ka kaagad nila. Kaya yun, isa yun sa tip na pwede ninyong magamit din. And last, ito guys, no, hindi ko na masyadong gagawin komplikado. So, tatlo lang talaga yung pinakasikreto ko. No, na alam ko na para kumita ka sa ganitong business. At ito guys is applicable sa lahat ng negosyo. So kailangan mo ng dedication. So, kung hindi ka dedicated sa ganitong business, sigurado ako hindi mo to matatagalan o hindi ka magsasucceed sa ganitong business. No, kasi kailangan mo dito ng tiyaga talaga. Masipag. Kapag ikaw tatamad-tamad, hindi ka po pwede sa ganitong business. Sigurado hindi yan mag-work, no? Malulugi lang yan. So, yun yung dapat na karakteristik na meron kayo. Ang gusto mo na mag-succeed o kumita sa ganitong klase ng business. Okay? So, yun lang guys, no? Yung tatlo. Target market, supplier, and yung dedication mo sa ganitong business. Kapag ka meron ka nun, no? Bago ka mag-start pa lang ng ganitong business, I'm sure magsasucceed ka. Kikita at kikita yung business mo na yan. At pagdating ng panahon, kung ikaw man nagsimula lang sa t-shirt, magkagaya ko, I'm sure pagdating ng panahon, no, ay mapapalago natin yung ganitong business. Okay? So yun lang guys, and I hope meron kayong natutunan muli sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mong matuto ng mga tips about sa business, about sa computer and printer repair, digital printing, at marami pang iba, ay isubscribe mo na yung aking channel. Huwag mong kalilimutan na i-hit yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga videos. Okay, muli, maraming salamat at ingat po tayong lahat.